Hi everyone, for today's video is pag-usapan po natin kung magkano yung possible income dito sa mga may lahi na kambing or yung mga hybrid goats. So bago po natin simulan po yung competition natin kung magkano po talaga yung possible income dito sa mga hybrid goats, gusto ko lang ipower sa ating mga viewers na yung kita po sa, sa goat farming, hindi po talaga siya fixed. Katulad po sa nagtatrabaho po tayo, alam na po natin kung magkano yung matatanggap po natin buwan-buwan. Pero sa kambingan, kung maganda lang yung ating pagkamanis sa ating goat farming, you can earn more than sa kung magkano po yung ini-income po natin sa pagiging empleyado. So kung regarding naman po sa mga hybrid goats na pag-uusapan po natin, is napakamahal po yung starting capital kung yun po yung ating sisimulan. Biruin mo sa isang full blood, for example Anglo Nubian, that's 30,000 yung kanyang presyo, pinakamura. So yung pinakamahal is 50,000 to 60,000. So ganun ang presyo ng mga full blood na mga Anglo Nubians. For example, yung mga imported na Anglo Nubians, magkano na kaya? Nasa around 70 to 90,000, minsan 100,000 siguro. Just like Boer also, kung mga imported lines, talagang napakamahal, nasa mga 120 to 150,000 yung isa. Boer lang, isang kambing. So, ganun po ka mahal at ganun po talaga ka risky kung mag-alaga tayo ng mga hybrid goats. But in the end, kung manganak na po yung binibili natin ng mga imported na kambing, of course, mas madali nating mabawi yung puhunan. Pero ang gagawin ko na na competition ngayon, ito lang yung pangmasa kasi ilan lang po yung tao na makaka-afford po sa ganong presyo ng sobrang mahal na kambing. So yung gagawin ko lang na competition ngayon, yung pangmasa lang po. So ang sa akin, sa aking mini goat farm, I start po talaga for the native goats. Then nakikita ko kasi sa aking mga native goats is medyo maliliit po sila. Tapos ang presyo is hindi ganun ka mahal. Kumbaga halos kaunti na lang po yung ating profit dahil po sa mga expenses. So nag-inquire ako online kasi may nagbibinta kasi online ng mga kambing. So yung kambing na siguro yun is filial 3 or F1, F3, A4 ganun po. Ang binta niya kasi sa akin is nasa around 12,000. So of course, tinawaran ko. So ang bigay niya sa akin is nasa 10,000 na lang siya. Tapos nag-inquire ako sa kanya kung mga ilang months na ba yung kanyang kambing. So ang sabi kasi niya nasa mga magsi 6 months na daw bagong walay. So napakamahal pala ng mga hybrid buck kahit mga F3 or A4. Nasa 10,000 na po talaga siya. So halimbawa pala no, kung nag-alaga po tayo ng mga hybrid goats katulad po ng mga F3 sa halagang 10,000, medyo mas malaki yung ating kita. Kasi kung iisipin po natin, yung mga F3 na kambing na may lahi na po siya is pwede natin siyang maibinta ng within ng mga 6 months. So of course, magiging mas mababa yung ating mga expenses po dito. Kung pag-usapan po yung feeds, yung pang deworm, pamurga, vitamins, at kung ano pa man yung mga other expenses. So kung ipagpalagay po natin, ang presyo ng mga F3 o yung hybrid goats is nasa 10,000. Tapos ang expenses natin sa feeds, isang sako yung pwede natin makonsume sa isang kambing within 6 months. So ipagpalagay natin na 800 yung feeds. Yung 200, yun po yung para sa pang deworm, para sa gamot kung nagkasakit yung ating kambing. And then vitamins, so ipagpalagay natin 200 yung ating expenses. So to be exact, including the feeds is nasa 1,000 yung ating expenses sa isang hybrid goats. So for example, 10,000 yung binta natin, less expense na 1,000. So yung net income or yung net profit mo sa isang hybrid goats is nasa 9,000. So what if every month makabinta tayo ng dalawang hybrid goats?
So yung monthly income natin na profit dito sa goat farming is nasa 18,000. So napakalaking income po pala dito sana sa mga hybrid goats. So ibig pong sabihin, kung every month consistent tayo na meron po tayong maibenta na mga hybrid goats, kahit isipin na lang natin na dalawa, so 18,000. So magkano po yung ating gross annual income? So for example, 18,000 i-times natin sa 12 months. So yung pwede natin kitain po yearly is nasa 216,000. Pero kung monthly, of course, kung mag-consistent tayo na mag-dispose ng dalawang kambing, that's 18,000. Kasi alam nyo minsan, ang inahing kambing kasi minsan is manganganak po siya ng dalawa sa isang anakan lang. So, meaning, sa isang inahing kambing, isa pwede kang kikita po ng 18,000. So, ngayon, ang tanong ngayon, mga ilang kambing kaya yung pwede nating alagaan para makuha natin na consistent po tayo na meron tayong maibenta na at least dalawang kambing per month. So, ang kailangan po natin na alagaan kambing nasa around 30 to 35 heads ng mga inahing kambing. Yan po, isapat na po yan para makuha po natin yung consistent po na every month is meron tayong maibenta na at least dalawang F3 or yung mga hybrid goats. So, other example, gusto kong mag-change back para at least maiwasan natin yung inbreeding. So, may nakita akong kambing online na medyo ang ganda po ng lahi ng kambing. So, mga A4 na siguro yun ng mga or filial 4 na klase na kambing. Medyo maganda talaga siya. Nagtanong ako kung magkano yung presyo. That's 17,000. Sabi ko, sobrang mahal pala. So, tinawaran ko kung magkano yung yung last na bigay niya doon sa mga sa kanyang kambing. Ang sabi niya is 15,000. So, for example, kung ang A4 or yung mga mataas na may lahi ng kambing, that's 15,000. So, ipagpalagay natin within 6 months din po siya na maibinta po natin, mas lalong malaki yung ating kikitain po kung ang worth ng inyong kambing is nasa 15,000. So, for example, tulad sa example natin kanina, within 6 months kung maibinta po natin siya, tapos yung ating expenses, isang sakong feeds lang, for example, 800 yung presyo ng isang sakong feeds plus 200 na expenses para sa pang deworm, vitamins, at kung ano pa man na klaseng pang maintenance dito sa mga hybrid goats. So ipagpalagay natin yung total expenses po natin, that's 1,000. So halimbawa, nakabinta ka within 6 months ng 15,000 sa yung hybrid goats, less expense na 1,000. So yung net profit mo every month magiging 14,000. So biruin mo, napakalaki yung kita mo sa isang hybrid goats in just 1 month. Kung makabinta ka lang ng isang kambing, that's 14,000. So halimbawa, kung ang iyong monthly income sa isang kambing is 14,000, so that means na every year yung pwede nyong kitain is nasa around 168,000. Kung in case lang na every month meron tayong maibinta of at least kahit isang hybrid goats. So for example, nag-alaga po tayo ng hybrid goats nasa mga around 30 to 35 na mga inahing kambing. Tapos makuha talaga natin na consistent po tayo nagbibinta ng at least dalawang kambing sa isang buwan. So yung magiging income po pala natin is nasa 28,000. So sobrang laki na po. So kung i-compare po natin na nagtatrabaho po tayo sa sa mga company dito sa Pilipinas, halos triple yung akikitain natin sa goat farming. Or maybe mga around 4 times to 5 times yung pwede nating kikitain dito sa goat farming. So isipin mo, monthly mo income dito sa goat farming kung hybrid goats, that's 28,000. Sa ganyang amount na nabanggit ko kanina, that's ipagpalagay po natin 28,000.
pwede po natin siya makuha as long as nakaplano po tayo ng mahabang panahon kung ano yung kumbaga yung direction natin, kung ano yung program natin sa ating kambingan. Tapos kung maganda yung pagka-manage, of course, sigurado po tayo na makukuha po natin yung ganyan na amount. So, kung ako lang po yung tatanungin kung ano po yung magandang klaseng kambing na pwede nating alagaan. Of course, kung ako lang, dito ako sa hybrid goats. Kasi, aside sa maibinta natin siya ng mas maaga, mas less pa yung ating mga expenses compared to the native goats. Kasi maibinta natin ng within 6 months. Ang mga local breeds natin, within 1 year to 5 months, pwede natin ibinta. Kung iisipin natin yung kambing naman, pareho naman din sila. Kung ang mga native goats, mga nganak po sila ng 5 months, ganun din po sa hybrid, mga within 5 months, mga nganak din. So, walang pagkakaiba. Yung diferensya lang nila, itong kasing mga hybrid goats, medyo mas mataas yung kanyang maintenance compared to the local breeds natin, uses yung native goats. Pero kung pagdating naman sa presyuhan ng kambingan, medyo mas layo po talaga yung diferensya sa mga native goats o kaya sa mga upgraded native goats. Talagang napakalayo po ang diferensya dito sa hybrid goats. So that's all for today. At kung meron pa po tayong mga clarification or katanungan po regarding po sa ating competition po natin or kung meron pa tayong mga tanong about sa goat farming, pwede po tayong mag-comment down below para at least naman masasagot po natin. So that's all and God bless po. Maraming salamat po sa inyong lahat.